Good day, Car Buddies! So welcome to another special episode of Car VPH. And for today's video, we're here at Auto Access to West Ave, Quezon City. First, to those who don't know yet, Auto Access are importers of luxury, high-end, and well-equipped car models that are not offered by local dealership for almost 16 years. They also offer the customized vehicles such as this one, the 2024 facelifted Kia Carnival minivan, Serenity Elite. And this car, or should I say limousine, will definitely exceed your expectations when it comes from class, comfortability, and being techie. So before we start, we would like to thank Mr. Harold Lim for inviting us here at Auto Access. And if you have questions or interested, you may contact him through his number that you can see on the screen below. And of course, guys, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Car VPH, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod naming videos. So, Kiwi, let's start! As Bea mentioned earlier, this is a facelifted Kia Carnival 2024, which is hindi pa siya available through the local dealership here in the Philippines. That's why it's an honor for us to present you this model through our YouTube channel. So we have two options when it comes to color, black and white. We also have two engines, which is yung diesel and gasoline. What we have right now is the gasoline, pero mas mahal ang diesel. So if you're interested, you can see the price range that will be flashed on the screen. As you can see sa front fascia, nag-iba na ang grills, headlight, and DRLs. Pati na rin sa fog lights, at makikita nyo rin naman ang bumper, iba na. So makikita nyo naman yung turn signal niya ay naka-incorporate na dun sa DRL. And also, with this look, meron na siyang resemblance sa Volvo and other European car brands. So when it comes to grills, like I said a while ago, it's wider. Kaya mas mukha na siyang SUV than a minivan. Compared to the old version, it is now equipped with the hydraulic assist. Okay, let's check the side profile. So ang wheel size niya ay the same pa rin naman sa old version, which is 235 over 55 R19. But as you can see, ang pinagkaiba nila ngayon ay yung mags. Since customized nga ang ating bagong Kia Carnival 2024, meron na siyang high roof na insulated with isolat. Meaning, hindi basta-basta nakapasok ang init from labas sa loob. Kaya naman, ang mga passengers ay cool and comfy. So, tingnan natin mamaya kung ano nga ba ang use ng high roof na yan. So, here at the back, as you can see, we have this very wide, large third brake light na nakakabit sa ating high roof. And being a high-end car, isa sa mga na-enhance na dito sa ating facelifted Kia Carnival is yung kanyang rear visibility. Meron na siyang dalawang camera. This one is for the rear view mirror and this one, of course, yung ating reverse camera, which is part sila ng 360 camera. And of course, meron din tayong 6-eyed sensors, 3 each side. Ayan, kung mapapansin nyo, dalawa dito and meron pa dito sa side na meron din sa unahan. And we also have redesigned tail lights. Before kasi isang straight lang siya, no? But now, they already extended the tail lights here and mas malaki na rin yung kanyang turn signal light. Meron din tayong silver belt line dito na connected sa ating side profile. And yung ating Kia logo, kung mapapansin nyo, mas mababa na rin siya compared dati. Medyo mataas kasi siya nun. And we also have yung Carnival emblem. And I will show you now the key fob. So I have here the very unusual key fob, no? As you can see, malaki siya and lahat ng buttons niya nasa side. And loaded din siya ng mga buttons as well, no? May kita natin dito is yung hold. For this one is for the horn. Next button is for the tailgate. Unlock. So we also have remote start button here. And itong dalawang buttons na to, this one is for
park in and park out. So if ever makitid yung parkingan nyo, pwedeng bumaba na lang yung driver and then ipipress and hold niya na lang to and then kusa nang magpa-park yung sasakyan. And then, halimbawa, kung ilalabas nyo naman sa parking para makasakay yung driver, of course, ipipress and hold nyo lang tong park out. So kusa nang aabante yung sasakyan, basta straight lang. And then, this last two buttons here is for the sliding door. So, buksan na natin. So, what we have here is the privacy curtain. Ayan. And then, kung mapapansin nyo, meron din tayong dalawang buttons dito. This one is for the recline and backward-forward. Ayan. So, kung may ilalagay man kayong mga gamit dito, hindi na kayo mahirapang mag-access doon. Nandito na yung kanyang buttons. Ayan. And by the way, ito, nare-recline nga pala to at hanggat sa mag-flat siya dito as in nagiging bed siya. And then of course, we have here the Boga accent. Ayan. By the way, sila nga pala yung nag-customize nitong ating Kia Carnival and they are directed from Korea. So, wala man tayong spare tires pero meron tayong tire repair dito. Ayan. And then, dito naman sa kabila is yung ating fire extinguisher. So, let's close this and let's proceed to the interior. So, na I'm currently here sa ating driver's seat. And another major difference nitong ating facelifted compared to the previous model is itong ating center console. So this one is mas simplified na siya, no? Since yung ating center console dun sa previous model, medyo marami siyang buttons. And yung mga buttons na yon nandito na siya sa ibaba ng ating infotainment. Ayan, kung mapapansin nyo, pwede nyo siyang i-turn, ayan, sa controls for the aircon. And of course, for the infotainment. Which is, this one is very similar sa ating na-reviewing EV6. And meron na rin tayong heads-up display. Yung ating infotainment engage, this one is 12 inches and connected na rin sila, no? And as you can see, very aesthetic yung kanyang datingan. So, etong ating steering wheel naman, ayan, kung gaano ka-loaded yung ating key fob, eh, ganun din siya ka-loaded ng mga buttons, ng mga safety features. And since this is a high-end car, no, syempre hindi mawawala ang ADAS. Ayan, kung makikita nyo, dito yung buttons ng lane keep assist and yung ating adaptive cruise control. Dito naman sa ating rear view mirror, ayan, makikita nyo, digital na rin siya. Yung nabanggit kong camera earlier, yung para sa ating rear view camera, ito na yon. So, makikita nyo, very techy talaga itong ating facelifted Kia Carnival. Pagdating naman sa driver's seat, no, very comfortable talaga siya. And this one is heated and ventilated na rin siya. Ito yung controls niya. And by the way, nakalimutan ko nga pala, meron tayong fingerprint scanner dito. So, kahit wala kayong susi, pwede nyong i-start itong ating Kia Carnival. But unfortunately, wala pa tayong database dito sa Philippines. So, gagana lang tong ating fingerprint scanner sa Korea. So, kung gusto nyo, dalhin nyo to sasakyan sa Korea para matesting nyo tong ating fingerprint scanner. And as I've said, very comfortable nitong ating driver seat. Kaya naman hindi mali-left out yung magiging driver nitong sasakyan na to. But, this is not the star of the show. So, punta tayo sa back seat, sa passenger seat, para malaman natin kung gaano ba talaga comfortable yung kanilang seat. So, now we're here at the second row. And I'm with Kimi. Yan. And by the way, itong ating Kia Carnival, meron nga pala itong tatlong monitor. First is yung ating infotainment. So the second one is this Skyview 55 inches monitor na usually nagagamit lang siya for ambient to set up the cool vibe inside of this car. And also, para na lang siyang live wallpaper.
And we also have starlight and ambient light. For now, hindi natin siya nakikita since umaga pa. Baka pwede mamaya. Anyway, the ambient light, you can also have different colors. You can choose whatever you want to do. And we also have 29 inches monitor dito sa ating harapan, no? Wherein pwede kayong mag-Netflix, ayan, mag-YouTube. Pwede rin kayong mag-run through ng meeting dito habang traffic, ayan. Mag-check ng emails, Facebook, karaoke. Because this one is a PC-based na siya. And makokontrol nyo itong ating 29 inches na to by this keyboard. Ayan. And then also, makokontrol nyo din siya dito sa ating touch screen controller dito sa ating armrest. And since facelifted na nga itong ating Serenity Elite, yung controller ng chairs niya, no, and controller ng PC, pinag-combine na nila compared dun sa ating previous model na separate yung sa chair and yung sa PC. Then, dahil kinombine na nga nila dito sa isang side, yung controller ng PC and chair, then yung kabilang side, kinonvert na nila to sa wireless charging pad. So, this is the evidence. And mayroon din nga pala tong USB charging port. And kung hindi nyo naman sila kailangan gamitin, pwede nyo lang i-slide to and voila! So, Kimi, ano pong meron dyan sa ating passenger seat? So, aside sa digital function dito sa armrest, we also have the physical buttons dito sa side ng chair. As you can see, you can manually adjust this chair by using this kung hindi ka pa sanay dito. We also have heated, ventilated, and massage function that you can find on this touchscreen. And so, Bea, did you know that this chair is made up of genuine Napa leather? Kaya pala napaka lambot! By this seat talaga namang masasabi nating pang VIP talaga siya. Tinan nyo, hihiga ka na lang, tapos makakatulog ka na. Pang Disney princess talaga, kasi tinan nyo talagang teka lang. And meron nga pala siyang memory function, no? So, magsiset lang kayo ng position ng itong ating upuan. Ayan, then pipindutin nyo lang. So, then automatically, mag-spread out na yung ating chair. Ayan, so ibalik na natin to sa ano, ating regular... Wait, ayan na, bumalik na siya. And ayan, so pag long drive, no, pwede kayong matulog. And sa ating mga senior citizen, I think this seat is very much comfortable. Yes, for them. We also have marble design floorings, no, na talaga naman nag-a-adds up sa kanyang elegance. And mas madali yung kanyang maintenance since mas madali siyang linisin kumpara sa carpet, no? And then, we also have illuminated step seal. Ayan. And that one really helps paggabi, no? So, mas visible yung ating step board. So, especially sa ating mga senior citizen. Mas madaling makita yung ating stepboard. And then, yung ating Boga logo dun sa side ng chair, that is also illuminated. So, add ko lang, Bea, this captain seat nga pala can rotate 180 degrees if you wanted to talk to the people at the back. And you can also use this for meetings. At dahil dyan, pakita mo nga, Kimi. Okay, let's do it. So, this is how we do the 180 degrees rotation ng chair. First, pipindutin lang natin yung function and we'll see a button. And now, pwede na kayong mag-usap ng friend mo sa likod. So nice, girl. Andiyan ka na palang kalik mo naman. So proud of you. And by that, meron din ako. Siyempre, ako magpapatalo sa'yo. Meron din akong ipapakita. Meron din siyang isang feature na zero gravity. So, this zero gravity is, ano siya, kumbaga, tinawag siyang zero gravity kasi nga parang hinalintulad data siya sa position ng parang nakaslutang sa spaceship. Ganon.
gusto mo iba yun. But feeling ko mas magandang humiga sa likod. Dahil dyan, punta tayo sa likod. Bea, we're now here at the third row, and as you can see, yung comfortability ng chair and the style is the same lang din naman sa mga na-mention natin earlier. And we also have this foldable armrest na nakikita mo na rin inside yung digital controls. Ayan, and by that, dito sa ating mini monitor, meron tayong, ayun nga, seat adjustment and the seat function. So dito sa seat function, andyan yung heated and yung ating chair ventilation, and then yung adjustments, ayan, nandiyan na din. So, ayan. And then yung ating sandala, na-adjust din dyan. And even yung ating headrest, ayan, na-adjust. Individually siyang na-adjust, no? So, each side, no, meron tayong a small window na may curtain, and meron ding sunshade. Ayan. So, talagang walang makakapasok na light dito, no? And yung ating armrest naman, leather din siya with stitches. Yung ating headliner naman, this one is suede black, no? So, talagang litaw na litaw sa kanya yung starlight. And by the way, napakagandang manood ng Netflix dito sa third row, no? Ayan. And pwedeng-pwede din kayong matulog dito. Pwedeng-pwede siyang magamit sa camping, no? Alright, dahil dyan, matulog na tayo. Good night, guys! So, before we end this video, no, we're here at the previous model of the Serenity Elite for us to compare some of their features. Like I've said earlier, itong kanilang chair controllers and yung control sa monitor is magkahiwalay. And then ayan, may mga physical knob pa to, buttons. Yung armrest, hindi siya na-cover, and then mas maraming controls yung ating facelifted model. So this is the last available unit for this model, which costs 6.5 million. And for our new version naman, which is the Serenity Elite, it's 6.7 million for the gasoline and 6.9 million for the diesel, meaning 400,000 ang difference. Hello. And if you're interested, you may call or message Mr. Harold Lim for inquiries. Yan, ipa-flash na lang namin sa screen yung kanyang contact number. So tara, labas na tayo, Kimi. So that concludes our review on the 2024 facelifted Kia Carnival minivan Serenity Elite. And I would like to take this opportunity to introduce to you our guest, Car VPH Angels, Kimberly Bakuli. And to those who haven't know her yet, ayan, siya po ang nagdala sa akin sa Carview PH. So, Kimi, please say hi to Car Buddies. Hello, Car Buddies. Thank you for having me here and also sa Carview PH. And with you, Bea, of course. And we also like to thank Auto Access together with thank Mr. You. Harold Lim for having us here, of course. And yan, mga Car Buddies, to those who like to know more about Kimi, sundan nyo kami sa Facebook. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Carview PH. And hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod naming videos. So guys, see you on our next video. Bye! Wait! Okay. Tuloy-tuloy lang. Okay. Meaning na? The previous M. Hindi nga pala pwede mag... Teka lang. Okay. Okay. Check na naman natin yung side profile. Okay. Check. Kimi, ano naman masasabi mo sa ating chair? So, Bea, ito nga palang car na to ay naiikot siya 180. Yeah.